Ayan, so I hope na may natutunan kayo sa I hope na nagkaroon kayo ng Hi mga kausasera, kausasera, ako si Cinderella na sa channel. Wala nang mahabang pa-intro-intro pa. So for today's video, i-share ko sa inyo kung ano po yung typical ng buhay ng isang estudyante dito sa Australia. Mangilan-ilan lamang naman yun. So unang-una, nakikita niyo yung bahay na yan sa likod ko. Diyan kami nakatira. So, kapag pumunta ka dito sa Australia, syempre, kailangan mo maghanap ng affordable na tirahan. So, dito sa bahay na to, sharing kami. Mga tatlong kwarto yan at ang bayad per kwarto kasama ng mga bills ay 200. Okay, dito sa Australia, merong 4 seasons in a day. Minsan umaaraw, minsan umuulan, minsan malamig, minsan maaraw. Pero ngayon, springtime dito sa Australia. Mahangin na siya, so makikita nyo yung mga bulaklak sa sibol na. Nakakatawa pala dito sa Australia kasi meron silang mga mailbox. Pala, ilang linggo na lang ay lilipat na kami ng tirahan namin. Pero para makita nyo kung saan pa kami nagtumira ng sa loob ng 2 taon, bibigyan ko kayo ng quick house tour! Tara! Ito yung veranda. Basta yun. Pala yung living room natin. Walang laman. Ala! Doon nagsasalita ako ah! O, paso. So, ito naman yung kitchen namin. Dito kami nagluluto. So, walang gasol-gasol dito ha. Kasi sa atin, di ba, may gasol. Ayan. So, dito kami nagluluto. Dito naman yung aking kumakain. Tapos, And then, ang renta namin dito is 200 per week. Kasama na yung bills. So, sa peso, mga nasa 7,000 per week. So, ito, ito siya. So, dito kami natulog. By the way, itong kama na to, hiningi lang namin. So, dito sa kwarto na to, marami kami nahingi. Pero ito, ito. Ito, tingnan mo. Ito yung unang-unang bagay na napulot ko dito sa Australia. Ay, mayan na yan. Sentimental man. So, yun talang kalawang yung kwarto, 200 per week. Tara dito sa backyard kung ano na may makikita. Okay. So, ito yung record. Malawa. Pwede ako magpatay ng isang building pa dito eh. Pag nakalawang load. So, doon kami madalas nag-vlog kasi maganda yung view. Tapos, dyan naman kami nagsasampay ng mga damit namin. Kahit nang nakikita mo, hindi ko pag-aari. Okay, so ito naman yung garage. Wow, garage? So dito naman naka-park yung nabili namin sasakyan. Oh, may sasakyan kami. So ngayon, yung sasakyan na sinasabi ko, ito na siya. Ayan. Pupunta tayo ng shopping center para bumili ng 1 week na budget namin. So ito na yung sasakyan namin. Tayo sa shopping center para bumili ng 1 week supplies namin. Nakapark na yung sasakyan. Tara! So, kailangan natin
humanap ng trolley para doon natin lalagay lahat na bibili natin ngayon. Hanap tayo. Yan, magbabayad na kami ng binili namin. Mga gulay-gulay. So, magkano kaya ang babayaran namin? Yan lahat. May egg, may broccoli, saging. Yan, so ikaw na rin bahala na mag-pack nung binili mo. So, yung egg na lang. So, 19.39 yung babayaran namin. Yes, this. And, can you slide it? Okay. 4 pieces. Nothing else. Yan, tapos na kami bumili ng tilapia sa fish pier. Punta naman kami ng Coles para bilhin namin yung ibang kailangan namin sa mga lulutuin namin. Yan yung parang supermarket nila. So, kung saan na meron tayong SM, dito naman normally Coles or Woolworths. So, dito kami sa self-service checkout kasi dito, ikaw na bahala mag-scan ng mga bibilin mong mga pagkain. So, yan. Pero meron din namang mga counter. Ayan. Ito yung mga binili namin. Bumili kami ng meat, bumili kami ng chicken, oyster sauce, oil. Ayan. So, tinutulungan kami para dun sa discounted na pork na nabili namin. Ayan, tapos na kami bumili ng pang-isang ligong pag-ibig. Pang-isang ligong pagkain namin. Meron na kami kit, meron na kami mga gulay. Ito, update ko kayo kung magkabilag. Lagay ko dito kung magkano lahat na gastos namin sa pang-isang ligong budget, saka kung ano yung mga menu. So bago kami mo-red, dumaan muna kami discount sa Kmart kasi collecting namin yung binili namin yung tools para dito sa sasakyan namin. So ngayon, meron silang tinatawag na click and collect. May mga designated area, so doon ka na lang pupunta, then tatawagan mo yung number na sinabi nila para ibaba kung ano yung binili mo kasi lockdown stage for tayo. Later, pwede pupunta sa store. Then lang natin. Nakuha na namin yung pinabili namin sa parang ano, kaliwaan lang. Andun siya sa likod. So, buta naman namang sabay sa super cheap autos. Hindi po ito sponsor. Check. Ano bumili na ako sa kanan? Bumili ako kasi yung brake light. Tama ba? Nasira. Okay. Dito na kami sa bahay at bibigyan ko kayo ng information regarding dun sa magkano nga ba yung nagastos namin para sa isang linggong pag-ibig. Isang linggong budget namin ng asawa ko. Kasi dito sa Australia, dahil estudyante tayo, kailangan natin magkaroon ng budget plan. So, kung makikita ninyo, dito meron kaming weekly budget plan allocation. So, ang sa pagkain namin, ang inalat namin ng groceries is $75 per week. So, kumunti tayo kung magkano nga yung gastos natin. So, bumili tayo ng gulay, $19.39 yun. $18.49. And then, bumili tayo ng tilapia, which is $9.25. And then, bumili tayo ng mga meat natin, tsaka manok, and everything, $35.74. And then, ang huling binili natin is yung para sa pang-pansit natin, which is $8.25.
Yan. So, bali, 73.38 yung naging total ng kinili natin. Anyway, ang menu natin doon is okoy, ninisang repolyo, fried fish, chicken inasal, garlic fried rice, beef broccoli, and pancit canton. So, pasok na pasok sa budget para sa mga estudyante. Ayan, I hope nagkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang ginagastos ng isang estudyante sa kanyang groceries dito sa Melbourne, Australia. So, kami ng husband ko, for two person, $75 for the whole week. And kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa buhay dito sa Australia ng isang estudyante, mag-comment lang kayo sa video na ito. Don't forget to hit like and subscribe. See you sa next vlog. Bye!